At pakinggan po natin ang mensahe ng ating Punong Lungsod ng Pasig, mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Sotto. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga konsehal, sa ating sa opisina po ni Councilor Bing. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre sa lahat ng mga opisina sa ilalim ng cultural cluster po natin. Dito po ang ating tanghalang Pasigenyo. Marami na rin po tayong mga pending work sa inyo, no? Pero ipapasalamat ng buong Pasig sa inyo dahil ang ating tanghalan ay nagamit bilang testing site, nagamit bilang vaccination site at iba pa. Kaya nagsakripisyo din kayo, ano, yung mga events natin sa tanghalan. Kaya halos dalawang taon nang wala o limitado lang, ano. Pero sa hinaharap at habang nakikita natin patapos na ang pandemya, hindi lang sa magba-back to normal tayo, pero yung mga ni-request nyo rin na repairs, maintenance, at ultimately renovation po ng ating tanghalan ay magagawa na rin natin. Although syempre kailangan na tapusin natin yung sa vaccination at lahat pa ng kailangan natin sa COVID response. Sa ating Pasig City Museum, isang opisina rin na gaya ng tanghalan ay nagsakripisyo rin ngayong pandemya. Yung ating plano para sa di naman new museum, ano, pero redesign ng interior natin ng museum para i-showcase ang Pasig history at culture ay napagpaliban din natin, ano. Gaya ng alam po ninyo, nung pumasok po ako noong July 2019, halos wala naman talagang laman yung museum. Building lang yan. So yun yung mga nilalaman niya ay talagang halos from zero tayo, no? Hindi naman from zero, pero karamihan sa mga gamit, wala talaga na pumasok tayo. Kaya yan din, may pending din tayo na pinili nating ipagpaliban muna dahil sa pandemya. Pero hopefully, ma-finalize na rin natin yan by second or third quarter of this year. Tapos yung pagpapagawa sa 2023, hopefully. Pero ang bida po natin ngayong umaga ay wala na pong iba kundi ang ating mga child development workers. Sa mga nakakuha po ng certification at sa mga center natin na naka-accredit, congratulations! Yan naman po sa lahat po sa inyo. Siyempre, nandito rin po ang ating yung ibang mga barangay officials na napaka-supportive sa ating mga child development workers at daycare centers. Mga pag-awad po natin sa education. Nakita ko si Kap Raymond. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating mga daycare center. Palakpakan rin po natin mga barangay officials na nandito para magpakita ng suporta sa inyo. Proud na proud tayo sa ating mga child development workers, ano, sa ating mga teachers ng daycare. Isipin po ninyo, nakakuha po kayo ng matataas na rating sa accreditation, matataas na level, both as individuals, pero pati na rin sa ating mga centers mismo. At isipin po natin, nakuha po ninyo yung mga accreditation po na ito na sa totoo, marami pa tayong improvement na nagagawin sa ating mga daycare. Gaya nung sa tanghalan, gaya nung sa museum, marami po sa mga programa natin, marami sa bibilhin natin para sa mga daycare center natin na aminin natin, hindi talaga naging prioridad yung laman ng center mismo, lalo na wala naman face-to-face classes. Pero sigurado po tayo na habang ini-improve natin yung mga daycare center na yan, although matagal pa naman yung next accreditation, ay sigurado pong mas tataas pa yung mga rating or yung levels natin. Habang palapit na ng palapit yung face-to-face, ay syempre kasama po dyan yung paghahanda ng mga centers natin. Meron tayong bagong na-inaugurate, meron din tayong bagong repair o rehabilitate, pero yung mga gamit din sa loob, gaya ng mga TV screen, yung mga napag-usapan namin nung nakaraan din ng Mamdes, at yun po ang kailangan natin gawin sa susunod. Pero kahit wala pa yon, mataas na yung rating ng mga center natin, kaya congratulations sa inyong lahat. Pababa na ang bilang ng COVID, ang pinaka-importante sa ngayon ng vaccination.
hindi pa rin pwede magkampante dahil baka may variant o sub-variant na naman. Pero yung pinaka-importante lahat muli po, yung vaccination natin. Kaya hinihigayat po natin ng bawat isa sa atin na una, kung hindi pa tayo nagpapabakuna, magpapabakuna na tayo. Pangalawa, kung may mga kakilala tayo na hindi pa nagpapabakuna, na qualified na, magpa-register na sila. Kung hindi sila marunong o ayaw lang nila, tulungan na natin sila na magparehistro. Pati po yung mga minor de edad natin, 5 years old pataas, mabilis lang po pag nagpa-register through Pasig Pass. Hindi naman po nag-iiba yung sistema natin, ganun pa rin po. Nakikita natin, umiiksi yung pila sa mga vaccination center natin. Ibig sabihin, pag magpa-register tayo, mabilis lang po na mababakunahan tayo kaagad. Ano? So 5 years old pataas. Sa mga schools, ano, nagko-coordinate din naman tayo diretso sa school. Pero kung may kakilala po kayo na gustong mag-register directly through Pasig Pass, pwede rin naman po yun. Muli po, mabilis lang po ang sistema, ang proseso natin. Kaya ito po ang talagang kailangan natin tutukan sa ngayon para mas makabalik na tayo, mas mabilis na tayo makabalik sa mas normal ding pamumuhay. Sa inyong pong lahat, maraming salamat. Congratulations po ulit sa inyo. Magandang umaga. Adjourn na po tayo.